Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw na to ay isa sa request ninyo ang aking gagawin. Pwedeng pagkakitaan at syempre pwedeng itong iregalo o ihanda ngayong palapit ang Pasko ang napakasimple at napakasarap na chocolate ice cream na pwede niyong pagkakitaan. Kaya tara na atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating kailangan. Ang first step natin ay gagawa muna tayo ng base para sa ating chocolate ice cream cake. So, meron akong Oreo crush dito. Kung wala kayong makitang Oreo crush, pwede kayong gumamit ng cream o. Pwede rin po ang Graham crush o kahit anong biskwit na gusto ninyo, durugin. Or pwede rin kayong gumamit ng chocolate moist cake kung meron kayong tira dyan, mga baker. O pwede rin kayong gumamit ng mga malalambot na tinapay na chocolate flavor. Durugin nyo lamang sa nais ninyong pino na dapat magiging ganito siya. At syempre meron tayong melted butter. Pwede rin po ang melted margarine. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito po ay unsalted butter. At syempre gagamit ako ng lagayan. Ito po, yung natatanggal yung ilalim. Ayan. So, nabibili po ito sa online, pwede rin kayo mag-check sa baking store, supermarket na malapit dyan sa lugar ninyo. Or kung wala kayong makita, huwag nyo rin problemahin yan. Pwede kayong gumamit ng mga tub, Tupperware tub, na pwede nyong gamitin para sa inyong negosyo. So, napakasimple lang. Paghahaluin lang natin itong dalawang sangkap na to bago natin ilagay sa ating pan. So, napakadali lang po nito gawin ha, mga manay. Ate kuya na nanonood dyan, lalo na sa nag-request nito, na gumawa daw ako ng chocolate ice cream cake. So, eto na. Pwede mo nang itry. I-mix lang po natin ng maayos hanggang sa masipsip ng ating Oreo crush yung melted butter na ginamit natin, nilagay natin. Yan, once na okay na po, kunin na natin yung ating pan. So, pwede kayong magpatong ng parchment paper kung gusto nyo madaling matanggal yung ilalim. Ayan po, papakita ko sa inyo. Itsura niya. Ayan. Para madali pong matanggal yung ating chocolate ice cream cake dito kapag nabuo na. Ganun lang kasimple. Pero inuulit ko nga, kung wala kayong makita, kahit wala po niyan, gamit kayo ng tub. Kung pambenta nyo lang para abot kaya. Tapos maglagay lang po kayo ng sakto na pang base ninyo. Then, i-platin nyo lang po ng ganito. So, yan. Once na na-platin na po natin ng maigi, ganyan dapat yung kanyang itsura, ilalagay lang po natin to sa ating chiller ng 10 minutes para mag-form yung ating pinaka-base. Then, gagawa naman tayo ng ating ice cream chocolate para dito. Ang gagamitin ko pong cream para sa ating ice cream chocolate cake ay syempre ang all-purpose cream na Angel. So, dalawang can po yung ating gagamitin para dito. Siyempre, gamit ang aking hand mixer. Pwede kayong gumamit ng stand mixer kung meron kayo. So, napakasimple lang dapat po chilled overnight ang inyong all-purpose cream na gagamitin. Huwag pong ilalagay sa freezer, dapat po sa chiller lamang. So, gamit ang mixing bowl. Ilalagay po natin ang dalawang piraso ng all-purpose cream. Ngayon, gamit ang hand mixer ay imimix po natin to ng 1 to 3 minutes in high speed hanggang sa makuha natin ang stable stage ng ating cream. So yan, after 3 minutes, kung mapapansin ninyo, stable na yung ating cream. So napakasimple lamang po, set aside muna natin to, pwedeng ilagay sa chiller para mag-maintain yung kanyang pagka-stable. Dahil mag-melt po tayo o magtutunaw tayo ng dark chocolate gamit ang baker's build. So i-chop nyo lamang po ng ganyan. Gusto ko talaga dark para saktong-sakto lang yung lasa. Hindi po tayo maglalagay dito ng condensed o kahit anong sugar. Kung meron na kayong dark chocolate bar, pwedeng-pwede na po yan. Pero kung gusto nyong mas matamis, pwede kayong gumamit ng condensed. So, nasa inyo yan. Depende sa panlasa ninyo. So, napakasimple lang. Ilalagay po natin to sa
microwave oven para mag-melt or pwede rin po ang double boiler. Ngayon, maglalagay lang po ako ng 1 tablespoon ng fresh milk. Pwede rin po ang evaporated milk. Ngayon, kung wala kayo nung dalawa na yun, pwede rin po kahit tubig. 1 tablespoon lang po para mas mabilis mag-melt yung ating chocolate bar. So, ang gagawin na po natin, mag-add na tayo ng fresh milk. Ngayon, if ever po na hindi pa mag-melt ang inyong chocolate bar sa 1 tablespoon ng fresh milk o evaporated milk, mag-add lang po kayo ulit ng 1 tablespoon kasi iba-iba ang chocolate bar. So, yan, pagkalipas ng 2 minuto, yan, nag-melt na yung ating chocolate bar. So, napakadali lang po nito. I-cool down lang natin ng konti. Kailangan po yung hindi mabubuo yung inyong chocolate bar, ha. Kailangan malambot pa rin siya ng ganyan bago natin ihalo dahan-dahan sa ating cream. So, dahil mainit-init pa siya, hayaan lang natin siya ng ilang minuto at balikan. Ngayon, pagkalipas ng ilang minuto, so pwede na natin itong ilagay dito sa ating cream. So, maglagay lang tayo ng kalahati. Tapos, gamit ulit ang ating stand mixer. Ihalo ulit natin. So, yan. Then, ilagay ulit natin yung natitira pa nating chocolate. So, nasa inyo po yan kung gaano karaming gusto nyong chocolate. Pero ito ay sakto lang. Ayan. So, yan. Once na na-mix na po natin, iseset aside ulit natin yan. Dahil gusto natin maging stable at maganda yung form ng ating chocolate ice cream cake, eh napakasimple lamang po. So, maglalagay tayo o magdadagdag tayo ng gelatin. So, isang pakete po ng Nox gelatin and flavored yung ating gamit. At syempre, maglalagay tayo ng hot water. So, sa hot water po, maglalagay lang tayo ng 3 tablespoon ng hot water para tunawin to at hayaan nating lumamig, pero kailangan hindi siya mabuo at dahan-dahan din natin ilalagay dito sa ating chocolate cream. So alam ko magtatanong kayo, paano kung wala kayong makitang Nox gelatin dyan? Pwede kayo gumamit ng Perna gelatin. Basta ang flavored. Eting ating hot water. Pwede rin naman ang gulaman. Then yan. Haluin lamang po natin, kailangan masigurado natin na matunaw yung ating gelatin bago natin ihalo dito sa ating chocolate cream. Kung mapapansin niyo bakit mabagal yung ating procedure, kasi in step by step ko para makuha ninyo ng tama. Pero once na makuha niyo ng tama yung aking mga pinakita, kahit pagsabay-sabay niyo yan, magtunaw kayo nito habang nagtutunaw kayo ng dark chocolate bar para once na pinakool down niyo sabay-sabay, dire-diretso po yung inyong gawa. Ayan. So, obvious naman siyang mag-cool down. Ayan o. So, pwede na natin siyang ihalo dito. Napakadali lang. So, habang ginagamitan natin ang hand mixer, dahan-dahan po nating binubuhos tong ating unflavored gelatin. So, yan. Once na, na-mix na po natin lahat ng sangkap. So, napakadali lang. Kukunin na natin yung ating nilagay sa chiller na pinaka-base nitong ating chocolate. Para, syempre, mag-assemble na tayo. So, eto na. Sabi ko, 10 minutes lang. Pero, pwede naman tumagal yan sa chiller. Tapos, maglagay lang kayo ng saktong dami na gusto ninyo. Kung gaano kapal yung gusto ninyong ilagay, ilagay ninyo. Ayan. Then, i-platen ninyo ng maayos. Tapos, pantayin lang natin. Saktong-sakto lamang po yung tamis niya. Hindi siya nakakaumay pag natikman nyo to. Grabe. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, same procedure sila ni chocolate moist cake. Ayan. Tapos, nakagawa pa ako sa isang maliit na tab. Yan, pinakita ko sa inyo para may idea kayo. Hindi naman kailangan na meron kang ganyang lagayan. Para kahit sa ganitong tab, pwede po kayo magbenta.
Ayan. Siyempre, hindi ito matatawag na chocolate ice cream cake kapag hindi nilagay sa freezer. So, ilalagay na muna natin to sa ating freezer at least 3 hours o mas maganda kapag overnight para mabilis mag-form yung ating chocolate ice cream cake. At ipapakita ko sa inyo dahil magdadagdag tayo ng another toppings na nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay. So, balikan po natin to pagkalipas ng 3 oras. So, habang hinihintay natin na lumamig yung ating chocolate ice cream cake, ay gamit ako ng chocolate bar, then peeler, para pang topping sa ibabaw ng ating chocolate. So, ganyanin nyo lamang po para kumulot siya. At dapat po, para ma-achieve nyo yung ganyang kulot, huwag nyo pong ilagay sa freezer o sa chiller yung inyong chocolate. Dapat room temp lang para maganda yung pagkakakulot ng ganyan ang itsura. So, ganyan lamang po kasimple. Tapos, pagkatapos nyo po mapakulot ng ganyan, ilagay nyo po sa chiller para mag-maintain, hindi siya lumambot. Yan. At syempre, ilalagay natin sa ibabaw ng ating chocolate ice cream cake mamaya. So, ito na po yung ating ipang-topping sa ibabaw ng ating chocolate ice cream cake. So, ilalagay ko muna siya sa aking chiller. Tapos, mamaya ko siya ilalabas kapag magta-topping sa tayo sa ating chocolate ice cream cake. So, ito na po pagkalipas ng 3 oras sa ating freezer. So, napakadali lang po niyan tanggalin. Huwag kayong mag-alala. So, gamit ang baso, ilagay lang sa pinaka-ilalim ng ating pan. Then, ipapatong po natin yan sa ibabaw. Ganyan. So, dapat po, ganito yung setup niya ha. Ayan po yung aking baso na nilagay. Tapos, ilagay niyo lang sa pinaka-gitna ng puwet. Tapos, dahan-dahan po natin itutulak pataas. Ayan. Dahan-dahan po para makuha natin ang buo yung ating cake. Ayan. Tapos tatanggalin na po natin. So yan, nakita ninyo buong buo. Tapos pwede nyong ilipat sa isang maayos na lagayan kung saan pwede nyong iserve. Ayan. Lagyan natin sa isang lagayan muna. So, gagamit ako ng cake board. Ayan. Tapos, yung ating pinalamig na chocolate. Ilagay lang ninyo sa ibabaw. So, pwede kayong, eto kakamain ko na ha. Dahil pang sa amin lang to. So, pwede nyo nga rin ibudbud ng ganyan eh. Kung ayan yung kamay. O, yan, o. Diba ang ganda? Tingnan. Wow. Siyempre, hindi makukumpleto itong vlog na to kapag hindi natin titikman. So, slice na tayo. So, alam ko magtatanong kayo anong size nitong aking gamit na to na pan. Ang size po nito ay 7 by 2 lang yung ating ginawa. Wow, ang sarap. Ang lasa po nito ay talagang mala ice cream. Yung kanyang texture. Kaya na po yung humusga. Lalo na kapag overnight mo siyang nilagay sa freezer. Ayan. So, baka natin. Eto na. Wow. So, ayan. Naputol siya. Lipatan natin dito sa ating lagayan. Paano ka nga naman papayat, no? Pag ganito yung mga kinakain mo. Pasensya na po sa mga tumataba na mahilig magluto dyan. Ayan, yung ating napakasarap na chocolate ice cream cake na nirequest po ninyo. Ayan. So, atin ang tikman. Ito yung masarap na parte, yung tikiman tayo. Ayan. Kain po tayo. Ice cream na ice cream talaga. Napakasarap.
hindi po siya nakakaumay kasi hindi tayo naglagay ng condensed milk at hindi rin tayo naglagay ng sugar. Yung nagpatamis sa kanya ay yung dark chocolate, pero hindi ganun katamis kasi nga dark chocolate yung ginamit natin. Ay, ang sarap. Grabe. Kapag natikman niyo po ito, pwede kayo maglagay ng chocolate chips, or gusto niyo i-dash nyo lang ng cocoa powder yung pinakaibabaw, o kaya pwede nyo lagyan ng whipped cream yung pinakaibabaw. Meron na kayong chocolate mousse cake. O, diba? Ang sarap. Bagay na bagay. Dali-dali lang gawin. Ngayon kung magtatanong kayo, paano wala po akong hand mixer? Pwede pa akong gumawa ng ganyan? Pwede naman. Basta i-chilled overnight nyo lang yung gagamitin yung all-purpose cream. Tapos, i-mix nyo lang maigi gamit ang wire whisk para mag-double size. Ang sarap. Hindi kasi siya nakakaumay. Ito to, hindi to tikim eh. Lamon to eh. Ayan, gawa ko. Ayan. So, shoutout po kay Ma'am Lucy. Ayan, Ma'am Lucy. Maraming salamat. Sa Team Canada, maraming salamat sa inyong binigay na t-shirt na Canada. Madiskarding nanay. Sayaan nyo, susuotin ko po yan. Papakita ko sa inyo. Pero sana po masubukan nyo itong aking panibagong recipe na binahagi sa inyo ngayong araw na to. At inulit ko, pwede nyo itong ilagay sa tab. Pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba? Meron tayong nasa tab para kung gusto nyo yung pambenta. So, huwag nyo pong patagalin sa freezer, ha? So, once na nagbuo siya ng ganyan, ilagay nyo na lang sa chiller. Tapos, ibenta ninyo. So, kailangan po mag-costing. Kaya minsan di ako nagbibigay ng costing kasi iba-iba po tayo ng presyo. Pwedeng mas mura dyan sa lugar ninyo. Pwedeng mahal. Kaya kailangan mag-costing po. Matuto tayong mag-costing. Kung ano lang yung mga nagagamit natin, kaya mas maganda tinitimbang para malaman ninyo kung magkano lang yung talagang nagastos ninyo sa recipe na gagawin ninyo. Nagme-melt siya sa bibig. Ang sarap. So muli, ako po ang inyong madiskarding nanay at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Or pwede mo akong i-follow sa aking FB page, Madiskarding Nanay by Meal Choice. Pwede ka rin mag-join sa aking group page, Madiskarding Nanay Meal Choice. Ayan, ilalagay ko lang dyan sa aking screen. Pwede ka dyan mag-join para ma-enhance ang iyong kaalaman at marami tayong members na mabait na pwede kang tulungan ma-enhance ang iyong kaalaman para kumita sa maliit na puhunan. Maraming salamat sa inyo. At itry nyo na to dahil talagang napakasarap ang ating chocolate ice cream cake na nirequest ninyo. Ayan na. Ang sarap talaga. So, kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!